guys, bago tayo magsimula, i-click ang subscribe button, like and hit the notification bell para sa mga latest video. Hello guys, bago natin simulan tong pag-uusapan natin, ito guys, yung tinatawag na 10 tips. Nito guys, pagka ito sinunod nyo, pwede kayong yumaman, masinso, at magkaroon ng maraming pera. Yan guys, simulan na natin. Hello guys, andito na naman tayo. Ang pag-uusapan natin ngayon about sa pagnegosyo, pag-buy and sell ng mga alahas guys. Importante, 10 tips. 10 tips, guys. Yan, guys. Makinig kayo sa kung ano ang sasabihin ko. Ito ay para sa ikagaganda ng buhay nyo. Hindi lang sa akin. Yan, mga lahat ng subscriber saka mga nanonood sa video kong ito. And guys, panoorin nyo guys. Pag-usapan natin guys ang tips kung paano magsimula sa negosyo ng buy and sell. Number one, magkaroon ng sapat na puhunan guys sa pagbili ng items na kailangan, syempre na may pambayad ka. Diba guys? Number two, pag-aralan kung fake or legit ang yung binibili na items. Yan guys. Important yan guys. Kasi, siyempre, alam mo naman bibili ka ng items. Siyempre, cheat mo na may git. Para sa gayon, hindi maubos yung capital mo, kakabili ng mga fake. Kaya gan, maging magpagmatsyag ka. Okay. Orihin mo ng maayos, guys. Yan. Importante yan. Number three, dapat marunong ka mag-entertain sa customer, guys. Kasi, paano mahihikayat yung customer mo kung hindi ka marunong mag-entertain sa customer mo? Baka, guys, baka sa ano, layasan ka. Lumipat sa ibang buy and sell. Kaya, importante guys, pakita ka ng kay marunong mag-entertain sa kanya. Kahit na ano itsura ng customer mo, hindi mo na kailangan tingnan ang pagkatao ng customer mo. Basta kahit sino pa man siya, entertain mo. Para sa gayon, matuwa siya sa iyo. Pang-apat guys, kailangan maging honest ka sa kanya. Kasi, once na binigay sa iyo yung items na, kunyari, kung alahas man o relo, maging honest ka sa kanya. Sabihin mo totoo kung anong klase yan, kung may damage man yan o anong karat ng gold na binigay sa iyo. Basta guys, huwag mo siyang dadayain kung ano man ang yan. Importante yan guys, para magkasundo kayo sa gayon. Tapos panglima guys, kaunting lambing lang sa customer mo. Huwag mo siyang yung parang hindi mo siya type kausap. O kaya, kung sakali man mataas yung alas na binibenta sa'yo, masabihin mo, ma'am, o kaya sir, baka pwede naman natin bawasan.
ano, dapat kalmado ka, magpapakitang talagang interesado ka sa item sila. Dahil pag nalaman na sa psychology ng tao, pag nakita, makikita ang ano, siguro... pang-sampo guys, ganito, kausapin nyo ng mahinahon, maayos, na wala kang anuman na parang sama ng loob na ipapakita sa kanya na bakit ayaw mo binta sa akin, may pambayad naman ako. Ganito kasi guys. Pag ikay marunong magpaliwanag sa customer. Yeah. Kung hindi mo kayo magkasundo sa ngayon, sa susunod guys, babalik at babalik sa iyo yan. Kaya guys, alagaan mo. Yan importante, alagaan mo ang customer mo. Na huwag mawala. Yan ang tips ko. 10 tips yan. Kapag nasunod mo yan guys, sinso ka. Baka darating araw, magiging isa kang milyonaryo. And guys, sa susunod na video ko, pag-usapan natin about sa kung paano bumili ng mga relo o kaya mag how to spot pick watches or diamond. Yan. Guys. Tuturo kasi ninyo pati pag kilatis ng ginto. Kung sino mang guys, kung gusto niyo mang magnegosyo, sundin niyo lang ang tips ko na binigay sa inyo. Ang pagbabayan sila kasi hindi ka madaling kumita diyan ba guys, sa marunong ka magdala sa customer. Kahit abutin pa ng ilang taon yan, andyan pa rin yan. Hindi yan naalis sa iyo. Sinasabi ko sa inyo guys. Kaya
sana may natutunan kayong lahat ng mga sinabi ko. Sana sundin nyo. Kasi hindi ko naman sinasabi na ako guys. Nagbabayin sila ko. Napakayaman ko na guys. Tama lang ang buhay ko. Siyempre lang. Nakakain kami. Tatlong bisa isang araw. Nagkaroon na rin ako ng konting may nakabili na rin ako ng maliit na property o nakapagpatayo na rin ng bahay. Dahil sa guys, ganun ako mag-ano sa customer ko, mag-alaga. Iba nga dyan, maabot na yung mga customer ko, maabot na ng 15 years, 10 years. Yung iba nga, at saka ito pa guys, importante. Maging, kasi, ang pagbabayin sila guys, hindi mo talaga siya maiwasan na, hindi ko naman sinasabi na, ang mga binibili mo, mga galing sa, ano, mayroon na mayroon yan, na lulusot naman lang, hindi mo alam kasi yan, hindi mo pwedeng, sabihin mo kung saan ba galing binibenta mo. Yung feeling baka ano yun ha? Ganito. Huwag mong sasabihin guys. Huwag na huwag mong babanggitin sa customer mo yan. Basta makiramdam ka kung iniisip mong pakiramdam mo sa yung talaga yung binibenta mo yung sa kanya yan. Ganyan lang guys. Tsaka iwasan mong bumili ng mga alam mo na. Kasi, hindi ka rin doon na asensyo guys. Kasi, yung binibili mo, alam mo na, galing sa ganyan, alam mo na, bibili mo pa. Sabi mo sa kanila guys, pasensya na po. Baka pwede kayong humanap ng ibang bibili o buyer niyan. Kasi, wala lang akong buyer ngayon. Ganun na lang guys. Paluan na po sa kanila. Kaya, sana. Guys, abangan mo sa susunod na video ko. Marami pa akong papakita sa inyo. Kaya guys, thank you guys. Shout out pala kay Doc. Dok, itong subscriber ko na siguro forever nito. Hi, Dok.